ano pag-uusap ang ating hashtag HQOTV for the day. Yeah, no, ito na. For the day, it's of the day. Mm. Ito na ang ating hugot question. Meron po bang mga kasal na sadyang void o walang visa? Ano-ano po ba ang mga kasal na maituturing na walang visa o void sa ating batas? Ano-ano po ba ang mga posibleng kaharaping parusa ng mga nagpakasal na mapapatunayang walang visa ang kanilang pag-iisang dibdib? Okay. Dahil yung nagpakasal mismo, may kasalanan din. Yun nga, gusto ko paano kung hindi siya aware? Hindi sila aware. Okay. Wala siyang alam. So, doon muna tayo sa first question. Mukhang maraming gustong makaalam. Meron daw po ba talagang void marriages? Yes. May mga void marriages. But for purposes of remarriage, kailangan na may judicial declaration to declare the marriage void. Okay. For purposes of remarriage. Pagpapakasal ulit. Oh, yes. But for purposes na i-prove natin na may conjugal properties or wala, hindi na kailangan na judicial declaration. But for purposes of remarriage, kailangan. So, ano-ano yung mga void marriages? Una, minor, below 18 ka. Below 18? Sabi ng batas, 18, at least 18. But 18 to 21, kailangan na may consent. Pag walang consent, voidable. Iba yung voidable sa void. Kasi valid yung voidable until declared by the court as annulled. Mm. So, pwede mo siyang i-file. Yes. Kumbaga, pwede siyang i-file as void. As voidable. Voidable. Ibig sabihin, pag na umakit siya at nagkaroon ng desisyon, pwedeng maging void. Pwede maging void. So, may effect. Pero din, pwedeng hindi. Yes. Uh-huh. Yung voidable, may effect of validity. Kasi kailangan pa na i-declare ng court. Yes. Okay? Unlike sa void marriage, walang effect of validity. Totally, walang nangyaring kasal. Ayan. But for purposes of remarriage, kailangan pa rin ng court order. Okay. Court decision. Okay. Una is minor, below 18. Okay, pangalawa, yung nagkasal, walang authority na magkasal. Okay. Ah, kunwari-kunwarian. Oh, fake. Mayor-mayoran. Judge siya. Fake judge. Na pare. Pastor, janitor lang pala sa simbahan nila. O, ganun. Walang authority. Lang yung marriage license fee. Nagsuot lang ng something. Para magbukhang pastor. Ganyan. So, walang authority na magpasal. Mm-hmm. Except pag yung nagpakasal, either meaning isa sa kanila, believe in good faith na yung nagkasal may authority. When in fact, wala namang authority magkasal. Mm. For example, so, judge. So, pwede mong questionin yung nagkasal. Ano? Yes. Pwedeng hindi siya sa kasalanan ng lalaki o kasalanan ng babae. Pwede yung kasalanan pwede yung ng ano? Yes, ganun. Ibig sabihin, kalkalin mo lang ang nakaraan nito. Dapat nung nagkasala siya, after 2 years ng proseso, dapat hindi na ito pare. Ganun. Hindi lahat ano ng... Hindi naman lahat ng pastor or priest na pwede magkasal. Hindi lahat. Kasi lisensya yan. Kailangan may license. Same also with the mayor. Hindi lahat ng mayor pwede magkasal. Dapat may lisensya. May liability ba, attorney, ang mga ikakasal na malaman kung legit o hindi yung magkakasal? Yes. May liability sila. For example, yung mayor. Kailangan, for example, mayor of Pasay, kailangan magkasal siya sa Pasay lang. Hindi siya pwede magkasal doon sa Cebu o sa Davao. Hindi pwedeng past na mayors. Oh, yes. Kailangan incumbent mayors. Same also with the judge. Pag-judge, for MTC judge ka, dito ka lang pwede sa Manila magkasal. Lang dapat. Paano kung ano, may recount, 1,000 natalo. Ayun nga, no? Natalo. Natalo si mayor. Naku, sweetheart, hindi na tayo kasal. Talo pala siya, nandaya pala siya sa election. Ganun, perfect example. Very unusual yung example, pero pwede mangyari. Parang ganun, sabi kasi ng batas, pag for example, may recount, yung mga ginagawa niya is still public pa rin eh. Mag-concentrate sa mayor yung disqualify niya. Kanyari, may topa ka na. Kuha ka ng mental certificate, di ba? Yung judge. Yung judge pwede magkasal, for example, MTC or RTC within his region lang. Okay. For example, parang mas madali yung mayor. RTC judge dito sa... Mas mabili si Void. Parang mas madali yung mayor. Ang problema sa judge, kasi ang judge, may regional area yan. Except pag justice. Justice ng court, mapilis justice ng Supreme Court, buong Pilipinas yun. So, may authority to solemnize marriage. Another, walang lisensya magpakasal. Diba, before you enter into a marriage, kailangan mag-file ka muna. Mag-apply ka muna ng lisensya. Pero may mga exception, pwede hindi na wala ng lisensya. For example, nag-live-in na kayo for 5 years.
Just a mere affidavit. Hindi ka kailangan ng lisensya. Yes, basta nag-ibin kayo for 5 years. A mere affidavit na nag-cohabit kayo for 5 years. Yung kasal ninyo is Muslim marriage. Or yung sa mga indigenous marriage, hindi na kailangan ng lisensya yun. Oh, ganun, ha? So, first, walang lisensya. Mm-mm. Pangapat, bigamous marriage or polygamous marriage. Mm-hmm. Itong hindi yung makontento sa isa. Itong isa yung pinaka... hindi makontento. Gusto ng marami. Ay, yun, ha? Oh, yes. Ito isa yung pinaka... makakatawa. Bakit? Mistake as to identity. Ano yung mistake as to identity? Kasi may kambal pala yung asawa mo. Ah, okay. Tapos yung pinagkasalan mo, yung kambal, hindi pala yun. Mali. Mali pa yung identity ng tao. Lupo-lupo yung... Oh, ganoon. Kambal na yun. And it is possible. It is possible. It is possible. It is possible. Yes, yun yan. Lalo na pag-identical, no? Oh, yan. Not unless na mag-kiss kayo. Oh, yes. Oh. Another. Iba humalik. Iba yung amoy. Iba yung amoy. Mas at saka mas unang dumalaw ito kaysa rito. Sa ulado ka na. Sa ulado mo na nandito kung unang gumagalaw. Oh. Eh, unang gumalaw dito. Ihuli. Pata dyan. Boyd. Another, yung tinatawag na incestuous marriage. Ah. Yung incestuous, yung pinakasalan mo, yung kapatid mo, kahit half-brother mo, hindi pa pwede yan. Mm. Pinakasalan mo, yung nanay mo, incestuous marriage. Mm. Or lola mo yung pinakasalan mo. Di ba? Hanggang ilang degree yun, attorney? Hindi. Basta lola, hindi pwede talaga. Yung pong ano? Yung pinsan, against public policy. Up to first degree, hindi mo pwede pagkasalan. Up to first degree. Pag second degree, pwede na. Okay. For example, again. Sabi naman pati lola pa kayo. Wala na bang iba? Parang ganun eh. Wala na bang iba? Ayaw nyo bang malahian na iba? Another, step-parent. Mm-hmm. Example, yung step-parent mo. Kasi asawa ng nanay mo. Yung nanay mo. Pala, no? Asawa ng nanay mo, tapos yung nanay mo namatay. Tapos gusto ikaw yung ipalit. Oo. Oh, ganoon. Hindi din pwede yun. Void yun. Void yun. Void din. Step-parent. Yung dinatawag din na parent-in-law. It means tatay ng asawa mo, pagkasalan mo. Bienan mo. Bienan. Okay. Saklap naman ang buhay. Parang wala nang ibang tao sa mundo. Oo, ano ba yan? Ganun yan. Then, for example, adapted kayong dalawa. Of course, wala kayong... Lovable talaga yung bienan. For example, adapted kayong dalawa. May asim. Kayo-kayo na lang ang nangyayari tuloy. Ano ba yan? May asim pa. Sexy. Nag-uumasim ang asim. Ang sabi ng batas, parent-in-law bawal. But brother-in-law, sister-in-law pwede. For example, brother-in-law. Namatay yung asawa mo. Pagkasalan mo yung kapatid ng asawa niya. Mo. Pwede yan. Kasi hindi naman kayo talaga magkamag-anak. Yan ha. Another, bawal. Pero grabe ha, tinuhog mo naman ang tawag doon. Tinuhog mo na lang ang kapatid. Saka hindi, parang wala nang tao sa mga. Oo, ano ba yun? But hindi bawal yan. Okay, another. For example, yung dalawang adopted. Of course, wala kayong dugo. Kasi adopted kayong dalawa eh. Yes. But same yung nag-adopt sa inyo. Hindi pwede. Hindi same foster parenting. Yes, hindi pwede kayo magpakasal. Hindi pa rin. Or adopted ka, pinakasalan mo yung legitimate children na nag-adopt sa'yo. Hindi din pwede yun, attorney. Ang sabi ng batas, legitimate children. Mm-hmm. Pero pag illegitimate children, pwede. Illegitimate child, pwede. Ha? Pwede illegitimate ganun? Child. Adopted child plus illegitimate child, pwede mapakasal. Pero adopted child, kasi illegitimate child. Related in any way. Yes, sa blood. So pwede yun. Pwede ganun. So yun ang mga example ng mga against public policy. Maliit ang mundo. Okay. Then, for example, ito yung mga void marriages. Tapos kung nagpakasal ka, as example, bigamous marriage. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, polygamous marriage. Yung pwede ka madimanda ng bigamy. And ang kulong doon, 6 to 12 years. Okay. Another, for example, pinakasalan mo yung iba yung pinakasalan mo. Kapatid mo pala or na lola mo pala. Na hindi mo alam. Grabe naman yun, ha? Ay, pero kung sa bagay, posible yun na yung lola mo, bata pa. Oh. Kasi, kunwari, bunso. Ganun ba, isa ba ito? Patol din ito, eh. Nakita ko sa Facebook, lola, tapos nakabikini pa. May asim. Hindi kasi ako may... Umasim, ha? Kasi may ako na. May ako na sa pumapa. May kick pa, may kick. May kick pa. Oh, yan. So in this case, for example, nagpakasal ka ng illegal marriage. This is illegal marriage, void marriage isn't. Pwede ka makulong. 4 years up to 6 years. 4 to 6 years. Four to 6 years. May kulong. Oo. If you kailangan, alam mo na mali yan, tapos tinuloy mo.
Alam mo na mali yan, tapos tinuloy mo, so may sagutin ka rin. May sagutin, yeah. Pero aside from the void yung marriage, meron ka pa rin sagutin sa past. Kulong ka 4 to 6 years. Tinuloy nila dahil nagmamahal ka. Yan. Nagmamahal kung, ka. Kasi kung alam mo, tapos tinuloy mo, 4 to 6 years kulong. Mm-mm. Paano naman yung nag-solemnize? Yung nagkasal. Yung nagkasal. Siyempre, alam din nila yan. Alam mo, administratively liable siya. Okay? And makulong din siya. Mm-mm. 1 month up to 2 years. Oh, pero may piyansa na yun. May available. Kaya naman. Pa. Oh, available. May piyansa na yun. So, atis, alam natin kung ano yung mga void marriages. Oh, kung nailove ka sa pinsan mo, make sure na hindi siya first degree cousin mo. At least second. Second, third, fourth, okay na yan. No. Oh. Pero yung consanguinity. Pinakamadali pa rin mayor. Oh. Mayor. Pero ang kunin ng mayor, yung mga ano ha, yung may pinapile pa sa electoral. Ang pwedeng magkasal ang mayor, hindi yung secretary ng mayor. Oh, ha? Hindi yung vice mayor. Hindi din. So he has to be there. Kailangan. He has to be there, yung mismong kasal. Kailangan dapat nandun siya. Mm-hmm. Pero kung pinirmahan lang ni mayor, yun ang problema. Yung ginagawa ng mga mayor, tamad. Tinatamad ganyan silang basahin. Ganyan kakapal yung mga marriage contract. Perma ng perma. Wala siya doon. Yung nag-solemnize ng kasal is actually yung secretary niya o yung vice mayor. Yes. Huh. But that is actually illegal. Pwede siya maging, sabihin ng illegal, pwede siya maging liable administratively. Pero okay, teka muna, will that be avoid the marriage? It will affect the validity of marriage kasi in the very first place, wala talagang kasalan nga eh. Kasi wala naman siya doon. Kasi ang lang niya. Lalo na pag may teacher. Sabi ng family code. Alanganin na naman tayo sa pinasabi natin dito. Marami na naman magko-comment dyan. Ano ang sabi ng family code? Mm. Kailangan sabihin mo ang matimis mong oo in front of the solemnizing officer. Oo. So dapat natin si mayor. Sabihin mo na tanggapin mo itong lalaking ito bilang iyong asawa in front of the solemnizing officer. Mm. Paano in front kung wala? Naku! Eh, yung mga ganyan, mabilis mahuhuli, lalo na dahil sa Facebook. Oh, siyempre, pipicturean yung mag-asawa na nag-a-idus na sa harap na ano. Yung pala, secretary. Hindi naman mayor yan ng bayan nyo, ah. Yung isa talaga, nagpakasal sila, may marriage contract mm-hmm. on that day. Pero yung babae, wala pala dito sa Pilipinas. Huh? O ganyan. Napermahan, tapos wala pala dito. Hindi. Kasi in marriage, kailangan nakaharap mo yung pareho solemnizing officer. Mm-hmm. Paano mo nakaharap yan? Kung yung asawa mo nung on that day wala pa dito sa Pilipinas, nasa Saudi pala, nasa Dubai. So it means kaya si mayor ay nagbabakasyon. Oh, ganoon. So it will really affect the validity of marriage. Ay, grabe. But ang problema in practice mahirap i-prove. Yes. Kasi may tinatawag tayong presumption of regularity. So kailangan nating ebidensya na si mayor wala on that day, wala dito na sa Japan nagbakasyon. Oh, di ba? Parang ganoon. So it's mahirap i-prove 'yan. Okay, sige. Break na muna tayo sa pagbabalik po natin. Tuloy po ang Legal Minds. Huwag po kayong alis.